1,000 years later. Hello everyone! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Ayan, naway gabayan tayo ng Diyos sa ating araw-araw na gawain. Ayan. Update po tayo ngayon sa aking mga okra na parang kailan lang itinanim natin sila sa sako. Ayan. Yung mga na nakapanood doon sa una nating vlog tungkol sa ating okra, ayan na po sila. Ayan, ipapakita natin sa inyo kung ano po ang nagiging resulta nung ating itinanim. Ayan, nakita nyo, napakataas na po nila. Hanggang dibdib ko na po, or hanggang liig ko na po. Ganito po sila kataas. Ang taas na po nila. Syempre, hindi naman po ako matangkad masyado. Tama lang. Kaya ang aking okra ay hanggang liig ko na. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan sila. Look at that. Napakatangkad na po nila. Ayan. Ayan, napakaliwanag na po dito. 9 o'clock na po. Ayan, kasi nagdilig pa po ako. Kaya ngayon lang po tayo nakapag-video ulit. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano na po ang nagiging resulta ng ating mga itinanim sa sako. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan po yung ating sako na pinagtaniman ng okra. Na parang kailan lang na sinabi ko na gawin nating dala-dalawa sa isang sako. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung anong nagiging resulta sa dalawang okra sa isang sako. Ayan po, look at that. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, wow, beautiful. Napakagandang okra. Kita niyo yan, nagbunga na siya. O diba, ang ganda po pala kahit sa sako lang, pwede tayong makapagpitas ng okra. Ayan, napakaganda po ng kanilang bunga. Ayan, pwedeng-pwede na po tayo ngayon mamitas. Ayan, napakaganda po niyan ha. Pero, pero may pero ha. Hindi po kasi lahat-lahat maganda ang resulta ng dala-dalawa sa isang sako. Ay, ipapakita ko sa inyo, look at that. Bansot po yung isa. Ayan, dalawa po yan sila sa isang sako. Ayan yung isa, sobrang taba naman. Itong isa, bansot. Oh my. Ayan, hindi talaga pala perfect lahat. Nakita nyo, ayan. Pakita ko sa inyo yung kanyang kapartner. Ay, napakataba naman po talaga. Ayan, look at that. Pero nagbunga na po siya. Ayan, napakataba niya. Oh, ang laki-laki niya. Oh. Pero yung partner naman niya, ang liit. Bansot, hindi po talaga lahat pala perfect. Ito sa kabila, yung sa pangatlong sako, ayan, sobrang laki naman po yung kanyang kasama. Ang isa naman, sobrang liit. Parang, ayan, sobrang liit niya. Ayan, ayan, kasi tayo, nagtry lang tayo talaga na itanim natin siya sa sako ng dala-dalawa. Ayan, ayun pala ang nagiging resulta. Pero okay lang. Dahil nagbunga din naman yung isa. Ayan, hindi po tayo nagkaroon ng reject. Na-reject lang talaga yung bansot. Ayan, pero magbubunga pa din naman siguro yon. Ayan na po yung isa sa pang-apat na sako. Anong resulta? Sisilipin natin. Ayan, look at that. Nawala na po yung isang partner. Ay, namatay pala yung isa. Kaya nag-iisa na lang po siya sa isang sako. Ayan. Pero ang ganda po ng kanyang, ano, yung nag-iisang okra lang sa isang sako. Ayan, no, napakalaki rin po talaga. Mas maganda po pala talaga. Sa isang sako, isa-isa. Para ang kanyang paglaki ay dire-diretso. Wala siyang kahati. Ayan. Itong sa kabila naman, panglimang sako naman ito. Ayan, bansot ulit yung isa. Ibig sabihin, yung nagiging perfect lang, yung isang unang sako na sabay silang lumaki. Ayan, pero ito, may bunga na po siya. Ayan, look at that. May bunga na.
Anin na sako po yung ating tinanima nung una. Ayan, may bunga na po siya. Ayan. Pero yung kasama niya, ha? Medyo lumaki din naman. Kaso lang, hindi gaano talagang kalakihan. Ayan, lumaki. Ganyan kalaki. Ayan. O, diba? Kahit naman ganun, hindi lahat na perfect. At least, ay, nakita nyo naman yung kagandahan ng kanilang paglaki, diba? At least natuwa na po tayo. Happy na po ako dyan. Dahil meron na po tayo ngayong mapipitas. Unang bunga po nila yan. Ayan. Napakaganda po ng bulaklak ng okra. Ayan. Ay, pipitasin na po natin yung iba dyan para ilagay natin sa sinigang. Sinigang na pork. Ayan. Ay, papakita ko sa inyo yung bago kong, medyo bago lang na naitanim ko yung okra. Ito po sila. Ayan siya. Ayan, sa isang taniman, dalawa po sila, pero napakalaganda po ng kanilang tubo. Ito pong pinagtaniman ko. Ayan, kita nyo? Napakataba po nila. Bansot lang siya, pero matabang-mataba. Ayan, nakita nyo yan? Ayan, nagbubulaklak na rin siya. Ayan. Diba? Napakaganda. Okra pa more. Ayan, ang ganda kasi ng okra, diba? Ito. Ito naman yung bago kong itinanim na hindi po siya matangkad kasi na-transfer ko lang po ito. Ayan. Di bagong tanim ko dito, ito siya. Ito po kasi siya ay bansot doon sa punlaan ko nito sa plastic. Ngayon, ang nangyari, inilipat ko kasi medyo lumalaki na siya. Ay, na po siya. Medyo malaki na siya, pero hindi siya masyadong mataas. Pero magbubulaklak na siya. Ito din, oh, ayan. Ayan, maganda din naman ang nagiging resulta sa mga medyo bansot na na-transfer. Natagalan ko siyang na-transfer dahil naghahanap pa po ako ng lupa para mapagtaniman sa kanila. Ayan, nailipat na rin natin sila at lumaki na rin sila. Ayan. Pero hindi sila masyadong matangkad. Hindi katulad nung nasasako na ang taas po nila. And look at that. Yung ating dating mga okra na na-vlog ko na, matanda na po sila ngayon. Pero nakita nyo, ayan siya, oh, nagbubunga pa rin siya. Ganyan pala, kahit nakapaso yung okra natin, kahit matanda na, nagbubunga pa din. Ayan. Siguro dahil nauulanan, oh, laging maganda yung kanilang paglaki dahil araw-araw nadidiligan at nauulanan. Ayan. Pero iba po talaga yung mga bata pa na okra. Maganda po talaga ang kanyang bunga. Tingnan mo, ayan, look at that. Nakita nyo yung okra na matanda na? Nakita yung sa ilalim, oh. Ilang piraso sa isang puno ang aking napitas. Ayan, bilangin natin. At saka, ang kagandahan pala ng okra, ayan, nagkakaroon po siya ng sanga sa ilalim. Ibig sabihin, pag pinutol natin dito, mayroon palang sisibol na at magbubunga pa ulit. Pero siguro, sa tingin ko lang, hindi kalakihan ang magiging bunga nito. Or, sa tingin ko lang, kasi hindi pa po ako nakapag-try. Kasi, syempre, matanda na po ang puno nito eh. Pero subukan natin yan, kung ano magiging resulta. Ayun po, eh, nagiging bunga ng okra ko na ito at bibilangin natin. Matanda na po ito. Ayun na po, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lahat ang kanyang nagiging bunga sa isang puno. Ayan. O, diba? Kahit nakapaso, may 12 tayong napitas mula noong mula noong unang bunga niya. Ayan, ang aking okrang matanda. Ayan, o, diba? Napaka tanda na po nila yung dito banda. Yung doon banda, ay bata pa yun. Ayan.
At saka yung aking malunggay. Ayan. Ayan po yung malunggay ko na parang kailan lang na-i-vlog natin. Ay, malaki na po siya. Pero, kailangan po talaga niyang ilagay sa yung nag-iisa lang siya sa isang paso. Ayun po kasi tatlo sila, oh, may dalawang okra, tsaka yung aking malunggay. Pero pag tinanggal ko na yung okra, yung matandang okra na yun, sigurado ako, lalaki ng todo ito. At tataba yung aking malunggay. Sino mahilig kumain ng malunggay dyan? Ayan, kahit nakapaso, ah, napakaganda ng malunggay. Look at that. Ayan. Ayan ngayon, pipitasin na natin yung ating okra. Unang bunga ng ating okra. Ay, hindi pala unang bunga. Ayan, may nakita akong naipitas yata dito ng aking kasamahan dito. May dalawa, ayun, no? Ay, ano kaya yan? Sigurado, pinitas niya yan. Isa, dalawa. Tsaka ito, mayroon dito, oh. Napitas. Isa lang. Ibig sabihin, may napitas na silang unang bunga dito. Pero ngayon, magpipitas po tayo. Ayan. Ayan yung ating pipitasin ngayon na okra. Ayan. Wala tayong taga-video habang ako yung nagpipitas. Kaya tayo na lang. Ayan, ang hirap. Kahit malaglag, siguro okay lang. Ayan, nakita nyo. Nakapagpitas na tayo ng okra. Ayan ha! Ay, nalaglag. Sige, mamaya kukunin na lang natin yan. Hindi naman po dito madumi. Kasi na simentado naman po yung kanyang ano. Ayan. Ilan ba ang pipitasin natin ngayon? Mga ilan kaya? Ayan. Ayan. Look at that. Wow. Ayan. Nandyan lang yan sa ilalim. Kukunin ko na lang mamaya para tuloy-tuloy yung ating panimitas ng aking okra. Ayan. Malinis naman po dito. Araw-araw naman po ako naglilinis. Ayan. Look at that. Mamimitas. Mamimitas. Ayan. Dapat yung iba kasi nito, iniikot po nila to eh. Pag nagpitas ako naman eh, hindi ko iniikot kasi gawa nga ng natatakot akong masira. Okay na pong gugupitin na lang natin. Ayan. Tsaka, dadamputin na lang po natin yan. Ayan na po yung ating napitas. 5 piraso. Yung iba kasi hindi ko na pinitas kasi medyo bata pa. Ayan, tingnan nyo. Bata pa. Hindi pa masyadong malaki. Yung sa kabila, hindi rin. Ganun tayo siguro talaga pag unang pitas pa lang. Unang bunga pa lang yung sa ibang sako. Tulad yan, unang bunga dito. Medyo maliit pa. Kaya okay na po ito para sa ating sinigang. Ayan. Mag-pork sinigang po tayo ngayon. Ayan, look at that. Ayan. Okay. At tayo'y napakainit na po dito. Pawis na po ako. Thank you sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panunood sa aking vlog. Please subscribe my channel in thy name's Rooftop Garden. Bye!